Hi, Water Top. So, pang-apat na araw ko na naglilinis at ngayon ay nandito tayo sa bodega ni Aba. So, ngayon ay ito yung lilinisan ko. Talaga namang medyo may karumihan. Saka matagal na to. Mas matanda pa sa akin tong bodega ni Aba na to. So, maglinis na tayo agad-agad para makayari. Litrot! Shalom sa'yo. Ako nga pala si May, isang caregiver dito sa bansang Israel at sa aking YouTube channel ay isi-share ko ang realidad ng buhay ko dito bilang isang caregiver. Masasabing caregiver pero ang trabaho ko dito ay pang all around. So, at pang-apat na araw na nga ng ating paglilinis or ng ating preparation para sa mahal na araw na darating. So ngayon ay maglilinis tayo dun sa likod sa bodega ni Lolo at nakikita nyo naman kasama natin si Lolo para mas safe. Dadamo tayo doon sa likod kasama natin si Lolo. Si Lolo. Si Asya Bishwile. Yan, Baya. Si Aba. Doon kami sa likod. Dami natin lilinisin. Ayan. Bodega lang to ni Aba. Sobrang tagal na to. Matanda pa nga sa akin itong lugar na to. Diskarte lang din para makapaglinis. Pala si May, kung tawagin ay Inday. Nandito sa bansa na di ko kinalakihan. Nangamuan upang mapunan ang buhay na salat. Tiniis kong maiwanan ng asawa at anak. Tibay ng loob yun ang sandata ko na pinuhunan. Pananampalatayang kakasa at ahawakan. Kailangan tatagan, di ako pwedeng manghina. Nakipagsapalaran yun ang kailangang matutukan. Trabaho ko dito ay hindi lang pangkaraniwan. Tagaluto, hardinera, tagalinis, karpintera. Utusan kong matatawag sila'y amo ko alila. Ginagawa ko to lahat para lang magkapera. Ako man ay mahirapan, ayos lang. Ito yung tang paglaan ng pagsikapan. Sapagkat basta para sa pamilya pupunan anumang kakulangan. Hanggat makakaya ay ang dakong ibigay lahat. Mahirap man ang buhay, hindi iindahin para sa pamilya. So ayun, nakatapos na tayo doon. Susunod natin yung mga inasarol ko nung nakaraang araw. Kahit anumang bago, lahat ay aking titi. Ambisyon at abilidad, aksyon sa abroad. Ang hangad ko dapat masa katuparan. Kaya bawat nagawa ang leksyon, naging misyon, padayon. Alam ko lahat ito ay meron na kaginawaan. Sabik na sa pamilya, araw-araw pangungulila at pagtitiis ang pakiramdam na aagaw. Lungkot na sumasagi, mag-isa lang sa hapunan. Mga luwang patagong naging saksi lamang ay unan. Kinakaya ko lahat tong dalihin. Pampatibay ng loob kapag kayo'y natitinig. Panandali ang mga tawag sa tuwing naiinip. Ang aking asawa at anak, pati mga mahal kong kapatid. Kaya kakayod ang kakayod, ako'y walang humpay. At nagpapakasakaling buhay namin gumaan. Ako si May, at tawagin nyo na lamang na Inday. Para sa aking pamilya, ako'y magtatagumpay. Mahirap man ang buhay, hindi iindahin. Para sa pamilya, lahat ay aking gagawin. Hi, Water Top. So, pang-apat na araw ko na naglilinis at ngayon ay nandito tayo sa bodega ni Aba. So, ngayon ay ito yung lilinisan ko. Talaga namang medyo may karumihan. Saka matagal na to. Mas matanda pa sa akin tong bodega ni Aba na to. So, maglinis na tayo agad-agad para makayari. Litrot! Ooh,
nga pala si May, kung tawagin ay Inday. Nandito sa bansa na di ko kinalakihan, nangamuan upang mapunan ang buhay na salat. Tiniis kong maiwanan ang asawa at anak, tibay ng loob yun ang sandata ko na pinuhunan. Pananampalatayang kakasa at ahawakan, kailangan tatagan, di ako pwedeng manghina. Nakipagsapalaran yun ang kailangang matutukan. Trabaho ko dito ay hindi lang pangkaran. Tayang kakasa at tahawakan, kailangan tatagan, di ako pwedeng manghina. Nakipagsapalaran yun ang kailangang matutukan. Trabaho ko dito ay hindi lang pangkaraniwan. Tagaluto, hardinera, tagalinis, karpintera. Utusan kong matatawag sila'y amo ko, alila. Ginagawa ko to lahat para lang magkapera. Ako man ay mahirapan, ayos lang. Ito yung tang paglaan ng pagsikapan, sapagkat basta para sa pamilya pupunan anumang kakulangan, hanggat makakalangan kaya ay handa kong ibigay lahat. Mahirap man ang buhay, hindi iindahin. Para sa pamilya lahat ay aking gagawin. Hintay kong tatawagin, katulong ang tingin. Kahit anumang bago, lahat ay aking ambisyon at misyon at abilidad aksyon sa abroad. Ang hangat ko dapat masa katuparan, kaya bawat nagawa ang leksyon naging misyon. Padayon, alam ko lahat ito ay meron na kaginawaan. Sa pigna sa pamilya araw-araw, pangungulila at pagtitiis ang pakiramdam na aagaw. Lungkot na sumasagi mag-isa lang sa hapunan. Mga luwang patagong naging saksi lamang ay unan. Kinakaya ko lahat tong dalihin, pampatibay ng loob kapag kayo'y nadidinig. Panandali ang mga tawag sa tuwing naiinip. Ang aking asawa at anak, pati mga mahal kong kapatid. Kaya kakayod na kakayod ako'y walang humpay. At nagpapakasakaling buhay namin gumaan. Ako si May, at tawagin nyo na lamang na Inday. Para sa aking pamilya ako'y magtatagumpay. Ang buhay hindi iindahin. Para sa pamilya lahat ay aking gagawin. Hintay kong tatawagin, katulong ang tingin. Hi! So, hanggang dito na lang muna ang ating paglilinis at si Aba ay ihihiga ko na. So, ayun, medyo mahirap na sa part ko kasi kahit nasaan ako, kailangan kasama ko siya para sure na hindi siya tatayo, hindi siya mabubuwal. Bye! Lihitrot! Mga ka-Inday, hanggang dito muna ang ating day 4. So, kung bago ka sa aking channel, ako si May, isang caregiver dito sa bansang Israel. At ito ang tunay na kwento ng buhay ko dito bilang isang dayuhang manggagawa, bilang isang OFW sa Israel. So, ito, nakikita nyo yung totoong realidad. Disclaimer po, hindi lahat ng caregiver dito sa Israel ay pare-pareho ng ginagalawan. May option din naman po ako para hindi gawin to kasi totally hindi naman siya parte ng trabaho ko, pero bilang dalawa lang kami ni Lolo dito sa bahay, sa laki ng bahura niya, ay hindi ko naman po to araw-araw ginagawa. Hindi po maghapon nagagawin. So, kung mag-stay po ako dito ay 1 to 2 hours lang ng paglilinis ng kaunti. Okay lang din naman sa akin kasi hindi naman siya totally mabigat para sa akin na trabaho kasi laki naman din ako sa hirap, laki ako sa bundok. So, mga ka-Inday, medyo mabigat na si Lolo kasi hindi na siya nakakatayo pagka mag-isa niya. So, kailangan ko na siyang alalayan kaya naglagay na din ako ng support, yung belt support para sa likod ko kasi sumasakit-sakit na din yung likod ko kasi ang laki naman ni Lolo, 89 kilo siya. Sa liit ko naman na to, hindi sumakit ang katawan ko. So, ayun, ito yung aking kwento dito. Bilang isang caregiver sa bansang Israel, mahirap man, ang mahalaga ay malinis at marangal ang pagkita natin ng pera. Malinis yung way natin ng pagkita ng pera ay wala tayong dapat ikahiya. Sana ay samahan nyo pa ako dito sa kwento ko, kwento ng buhay ko bilang isang caregiver sa bansang Israel. Yun lamang po. Hanggang sa susunod. Lihitrot!